Ang panawagan po natin, ano yung mensahe po natin sa nangyayari ngayon? Especially itong mga nangyayari kay Vice President Sarabia. Ating panawagan lang po po. Sana po magkaroon na po ng pagkakaisa. Si actually po, si Ma'am Vicky Sara Duterte ay hindi po siya pumapatol sa mga isyu, no? Siya po ay nakatubos sa kanyang mandato bilang Vice President po. Kaya po kami nandito upang ipahayag na ang ating Vicky Sara Duterte ay tumatrabaho po. Nandito po, po siya para sa mga mamaya sa Department of Education. Nakakapagtaka nga po bakit po may panawagan ng Vicky Sara na wala naman pong dahilan. Actually, marami pong achievement ang ating Vicky Sara Duterte na hindi po namimedia dahil ayaw niya po. Ayaw niya pong ipakita ang kanyang pag-focus kung paano niya paundarin ang edukasyon. Ito po ay isang ebidensya po. Hindi po ito na balita sa mainstream media. Ito po ay sa Pasig. Ito po kaganapan na ito, nagbigay po ng ayuda ang ating mahal na Vice President Sara Duterte upang maibsan ang kalungkutan at kapagandian ng ating mga mamamayang Pilipino sa kabila ng sobrang init ng panahon. Ito po, kami po ay mga nag-distribute dahil po sa instruction ng ating mahal na Vice Sara Duterte at nagbigay po siya ng tulong puso. Ito po. Ito po naman, ito naman po ay sa lugar ng Payatas. Sa lugar ng Payatas po, namigay din po ang ating mahal na Bibi. Ito po ay katibayan lamang po na siya po ay nagtatrabaho. Hindi niya po iniintindi ang mga isyu para sa kanya dahil ang kanya po ay paunlarin ang ating bansa at ang mamamayan nito. Kaya po kami nagtataka bakit po merong panawagan ng resign Sara. Kami po ay mga mapayapang mamamayan na susunod sa ating alituntunin ng ating pamahalaan o ng ating lipunan. Kaya po si Ma'am Sara Duterte po, ay aming sinusuportan. Mahal na mahal po namin kayo, mahal na Vicky Sara Duterte. Dahil bukod tangi, kayo lamang po ang hindi namumulitika. Nasa puso niyo po ang paglilingkod at pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Yan po ang dapat na maging mandato ng lahat ng leader. Kaya nga po sila nagpatuloy ng paninira dahil alam po nila na kayo po, Ma'am Sara at Vicky Duterte, ay malaking threat o malaking ano sa kanila. Takot na po sila, kaya ginagawa po kayo ng isyo. Pero dahil sa kapila po na lahat, nagpapatuloy pa rin kayo sa pagsiservisyo, ito po ang ebidensya na kayo po ay nagtatrabaho talaga para sa bayan at mamayan. Ma'am, ay sir, ano po yung panawagan po natin kay President Marcos? Kasi di ba, parang idineklara yung kampanya na dapat may ibigay. So ngayon na ginaganito po si Vicky Sara, ano po yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos bilang sinuportahan po po siya kay Vice President simula sa una pa noong kampanya? Yes, mapagandang tanong kaibigan, maraming salamat sa panong mo. Katunayan nga po, yung unit team na yan, kasama rin po kami sa unit team. At binoto po namin si Pangulong BBM dahil na rin po sa pagmamahal namin na akala namin ay magkakaroon ng isang tunay na pagbabago. At dahil po kay Ma'am Sara Vicky Duterte, siya po ay nalugrok bilang isang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ang panawagan ko lamang po sa inyo, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sana po, tigilan na po ang pamumulitika. At huwag niyo pong pipigilan ang freedom of speech. Huwag niyo pong pipigilan ang ating mga mamamahayag na magpahayag ng katotohanan. Dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa ating lahat. Huwag niyo pong pipigilan yan dahil yan po ay against sa Bill of Rights Article 3. Kaya dapat po, bilang Pangulo po kayo ng Bansang Pilipinas, dapat po kayo po ang unang sumusunod sa batas na implement ng inyong ama. Dahil ang inyong ama po ay napakabuting leader po. Sana po, sundan niyo po ang kanyang yapa. Sir, babalik ko lang dun sa ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sinuportahan ko siya ni Vice President Sara Duterte simula po noong kampanya. Parang kasing nakikita na parang nababayahan, na may naninira sa kanya, kay Vicky Sara. So ano pa panawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos? Dapat ba siyang magsalita? To protect Vicky Sara? Ano yung ano natin? Para sa aking opinion, sana po,
wala Pangulong BBM. Sana po hindi niyo na po kinakalaban o binibigyan ng pressure ang ating mahal na BBM. Dahil nagkaroon po kayo ng unity. Ang unity po ay pagkakaisa po. Ayun po ang merong plataforma na magkaisa po tayong lahat. Ngayon, sa nangyayari po sa inyong pangalawang Pangulo, dapat po kayo po mismo ang sumusuporta sa kanya at siya po ay magiging gabay niyo po dahil siya po ang pangalawang Pangulo. At pinoprotect. At pinoprotektuhan, pinoprotect, tahan niyo po. Sana po, magmahalap po kayo. Magkaroon na po tayo ng tunay na pagkakaisa. Intindihin na po natin ang tunay na isyo ng ating bansa. Kawawa na po ang ating bansang Pilipinas sa mga nagaganap na puro politika po. Iwasan na rin po natin ang dictator, ang pagdidikta sa mga appointment, lahat po. Sana po tignan niyo po ang pangangailangan ng ating bansang Pilipinas at ang mamamayan nito. At higit sa lahat, huwag na huwag niyo pong pipigilan ang mga people assembly na katulad dito. Dahil yung mga isog na karanas po kami na hindi po kami pinayagan. Maraming salamat po. SM9, thank you. Na maligali because they have the intent to run for the next election. Ayaw pa po ang election. Let's focus on the present. Bakit kayo namibira? Dahil gusto nyo na kayo nakitimbo po. Huwag po tayong magmadali. Dahil kahit po magmadali tayo, lalabas at lalabas pa rin po na number one sa puso ng mamayang Pilipino, Vice President Inday Sara Duterte! Woo! Sabi natin sa mga nanawagan po, especially hindi na po kayo magsasagawa ng rally. Meron din po rally din sa Iwasang Bonifacio, but that they have a different goal, which is for Vice President Sara to resign. Walang galit sa ating mga kasi alam namin yun, isa lang. Na there's no ground for you to call for Sara resign. For the reason na top one siya for the survey. Tapos yes, mag-call ka ng Sara resign. Ang tanong, anong ground? There is no ground. Kaya kami, kulang kami, we are here to share our, as I said, gratitude and love to BP in the Sara Duterte. BP, kagaya mo kami ay focus lang support your advocacies and your programs. Nandito ang supporters ng Vice President Inday Sara Duterte. Inday Sara! Duterte! 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 Sa mga nangyayari po ngayon kay Vice President Sara. Okay, una-una po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating mahal na BP Inday Sara Duterte. Kasi ito, lahat po nagsidatingan, galing po yan sa puso. Kahit na malayo po, kami po ay dapat magsitipon sa may malapit po sa may City Hall ng Maynila. Pero ganun pa man, nirarespeto po namin kung ano man ang ipinagkaloob sa amin na kung saan kami po pwedeng magdaos ng ganitong event para po magpakita ng suporta kay BP Inday Sara Duterte. First of all po, siya po pala greetings as Muslim greetings. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Representing the Muslim sector from Marawi City, Lanao del Sur. Nandito po kami upang magpakita ng suporta kay BP Inday Sara. Kaming mga Muslim ay nakaranas po ng napaka tahimik. Wala po nang naupo si Tatay Digong nung panahon niya during Duterte administration. Marawi, ang the whole bar ay nakaranas po ng kapayapaan. At
sabi kong kapayapaan dahil natigil po ang utupan, ang kidnapping ng mga foreign na people na bumibisita sa Pilipinas. Kami po ay nagdadaos ng pagtitipon dito sa Moriones Tondo para po ipakita ang aming deeply support kay BP Inday Sara. Panawagan po lang po sa lahat po ng mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana po ang ating ibulong kay Bongbong Marcos ay yung kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. At matugunan po ang pangangailangan ng ating bawat Pilipino. Number one dyan, yung pagtaas ng presyo. Unang-una na dyan, yung pagtaas ng bigas na siyang pinakapangunahing bilhin sa panahon ngayon. So kami po bilang representative ng Muslim community, Muslim sector, kami po ay nagpapakita ng support na 100% support kay BP Inday Sara. Isa pa po na panawagan ko po kay Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. Kami po ay sumuporta po sa inyo dahil tayo ay nagtatag ng unity. So yung unity ay pagkakaisa, hindi ang pagkawatak-watak. Pero sa nakikita mo po ngayon, pasensya na po Bongbong Marcos. Bakit? Dahil po nakikita ko po ang inyong ang mandato ng inyong administrasyon na mukhang pinapahirapan po ang side ng Vice President Inday Sara Duterte. Sana naman po ang Pangulong Bongbong Marcos, huwag naman po ganito. Ipinakita po ang suporta ni BP Inday sa inyo. Pinili niya ang ikaw ang maging presidente ng ating Pilipinas, hindi ang pinili ng kanyang tatay na Tatay Digong. Sana naman po kayo po ay medyo mag-isip at magmanman kung ano ba talaga ang dapat na iparamdam sa taong bayan sa kasalukuyan ay yung pagmamahala ng tulad ng dati ng pagsanipwersa ng unity. Huwag po natin na gawan ng paraan o issue kung sino man ang nakapaligid po sa Malacanang. Hindi po dapat nasiraan si BP Inday Sara Duterte dahil siya lamang po ang kaisa-isang babae na sumuporta sa inyo nung kasalukuyan na masyado na kayong binuhusalan ng mga kabilang party. Siya po ay ipinaglaban po kayo para po manalo po kayo. Kayo po ang kanyang pinili. Pero sa nakikita ko po ngayon, dapat po, Bongbong Marcos, tama na po ang pagdidikit sa side ni BP Inday Sara. Bigyan po kami ng karapatan na maiparating po sa inyo kung ano yung dapat naming karapatan bilang makapagpahayag ng aming saloobin sa kasalukuyang administrasyon na ito. Yeah.